natin. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naroon. Dito na naman tayo sa ating Badong Aratilis Vlogs Live Edition, no? So, mag-usap po tayo sa maganda pong araw na to ng pagkukwentuhan, no? So, meron po susunod-sunod po yung ano eh, yung statement na naman ng mga paborito nating mga grupo, no, yung mga congressman natin na party list na sinasabi na miyembro ng anong tawag dito, Makabayan Bloc. Yan, Makabayan Bloc, pinangungunahan ng bayan muna at saka tong Gabriela. Iba-iba topic, pero lahat yan ay patungo at critical, tumututol sa mga, siyempre, dito sa ginagawa ng ating Pangulo, no? Na paglutas dito sa ating crisis sa kasalukuyan. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito, ngayon mo lang ako nakita, o kahit matagal mo na akong napapanood, panahon na siguro, nood ka lang na nood, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na mayroong kinikilingan at mayroong kinakampihan. Kinakampihan po natin ang ating mamamayang Pilipino. Okay, so... Kaya ano pang hinihintay nyo? Munti ko bang makalimutan? Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin ang mga lintik ng mga party list na to. wala nang ginawa kundi babalikan natin nung nanghingi po ng emergency powers itong si Pangulong Duterte sa Congress. Sumulat po siya na bigyan niyo ako ng emergency powers. Eto na po yun, no? Ang dami na po nagagawa. Nakapanghuli na ng mga nagpapakalat ng fake news. Kaya yari kayo. May emergency powers, pwede kayong hulihin ngayon. Meron mga nahuli na nagbebenta ng mamahaling... naku po, tiyan. Inuubo na tayo. Patay tayo dyan. May mga nagbebenta ng mga peking alcohol at... mahal na alcohol at mahal na mga thermal scanner, ano pa ba, yung mga PPE, personal protection equipment, nagbebenta rin na mahal, pinaghuhuli na, no? Kasama yan sa emergency powers, eh. Diba? Samantalang noon, eh. Oo nga, eh, kasi lumabang namalengke ko kanina. Hindi naman, kasi mainit, pinapatay natin yung ano, pagka nagbablog tayo. Okay. Ano pa ba? Yung nawala tuloy ako sa pananakot nyo, tinatakot nyo ako eh. Simpleng ubo lang to. Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung pinag-usapan natin? Nawala tuloy ako. Yun, yung mga, ito nga, itong mga grupo na to, na hindi kasama dito sa mga nagbigay kay Pangulong Duterte. Parang ganito yan eh. Para mas maunawaan natin kung gaano kasalot tong mga... Parang, eh, kasi medyo mahina umintindi yung ano eh. Ganito nyo ihalimbawa yan sa mga supporter nila, ha. Kasi medyo, kaya may supporter pa yung mga yan. Dahil mahina mga kukote ng mga supporter niyan. Ganito nyo ipaliwanag pagka nakapakinig kayo. Saan kayo nakakita? Halimbawa, ipagpalagay nyo na sa isang barangay. Barangay captain halimbawa, nanawagan. Maglinis tayo sa buong barangay. Magwalis kayo. Yung tumutol, ha? Tumutol ka. Sabi ko, ayoko maki... Hindi ako naniniwala dyan sa kalinisan mo, kapitan. Ayaw kitang suportahan. Ayaw mo suportahan. O, di tuloy lang sila, kapitan. Talagang ganun ang buhay, di ba? O, nagwalis sila, kapitan. Kasama ng mga barangay, mga kabarangay na gustong tumulong, 'di ba? O ngayon no, nagwawalis sila, lumabas ka ngayon. At sinabi mo, kapitan, dito pa masyadong marami pa rito. O kapitan, doon linisin niyo rin doon. O kapitan, hindi ka na tumulong
nagmo-monstra ka pa ng gagawin. 'Di ba? Kaya nakakainit ng ulo yung mga taong ganyan po yung ginagawa nitong mga lintik na bayan muna, ak, tsaka tungal. Pero iba-iba atake nila. Nag-iisip yung mga yan, matitindi. Basta sasabayan natin to. Isa pa po, mga kapatid, sa totoo lang, crisis po ngayon eh, di ba? National crisis. Ngayon lang po ako. Ito po, paulit-ulit po ako, 50 anyos na po ako. Ito po ang pinakamalalang crisis na nasaksihan ko dito sa naging buhay ko. Kasi lahat na ng lindol, ang daming ko ng lindol na ano eh, lahat na ng bagyo, lahat na ng pagputok ng bulkan, sari-saring pagputok na ng bulkan na nadanasan ko sa 50 anyos. Ito po pinakamalala. Di ba? Sa totoo lang. Pero, tignan niyo yung attitude. Imbis na magkaisa tayo, isa lang dapat yung direksyon natin lahat. Hindi eh. Parang nagme-meeting kayo na sabay-sabay nagsasalita. Litong-lito na po yung mamamayan dahil sa inyo. Di ba? Eh kung lahat tayo isa lang sinasabi, kung ang lahat ng Pilipino, lahat, alam nyo, nakatulong sana kayo ng matindi, itong makabayan block na to, at saka isama nyo na si Lahonte Virus, si Congressman Lagman, at saka yung iba pang wala nang ginawa kundi batikusin. Matutuwa sa inyo yung tao at baka pwede pa kayong makaulit sa susunod na eleksyon kung ang sinabi nyo hindi ho panahon ngayon ng politika. Ngayon po ay panahon ng pinakamalalang krisis. Magkikipag-isa po kami sa presidente. Kung ano po sabihin niya, sila po nakakalam. Susunod po tayo lahat. Kung lahat nagsabi na susunod tayo sa presidente, imagine niyo panahon ng sumabog yung Taal, may narinig ba kayo na huwag natin sundin yung presidente kasi mali yung pananaw niya sa Taal? Lahat sumunod, lahat tumulong sa Taal. Mas malala pa tong NCOB na to sa Taal. Hindi niya ba napupuna yun? Kung bakit sa Taal o sa may ano pa ba yung mga malalang crisis, yung panahon ng pagputok ng pinatubo, wala namang ganito, nagkaisa lahat, tumahimik muna sila, wala munang batikusan dahil alam nila na malala yung sitwasyon. Sa Taal wala eh, lahat ng tao tuloy tumulong. Bakit bantulot na tumulong yung ibang mga tao? Kasi naku, baka sabihan ako na supporter ako ni Duterte pag tumulong. Nalilito tuloy yung mga tao na meron silang pinaniniwalaan na mali-mali, ito sinusunod. Walang krisis tayo ngayon, walang puwang ang politika. Di ba? Dapat ang sinasabi nila, lahat ng supporters po namin, huwag muna tayong pumulitika. Kung galit kayo kay Duterte, huwag po muna ngayon. NCOB po to. Ngayon lang ako nakakita ng bansa. Kanina may kausap ako eh. Meron kaming ng mga kaklase ko sa college. Grupo, mga matatalinong tao lang yun. Video lang. Nasa ano siya, California. Sabi ko, ganyan din ba sa US ngayon? Kasi mas malala yung nangyayari sa US kaysa sa atin eh. Walang kwarantina, lumalala yung kanilang pasyente. Mas marami silang patay. Ang tanong ko lang isa lang, sinisisi ba ng mga Amerikano si Trump? Walang ganun eh. Dito, putya, kala mo si Duterte naka-invento ng NCOB eh. NCOB pa ba? Hindi na COVID na pala. Late na late na eh, no? NCOB nung January pa pala. Kala mo si Presidente Duterte ang umimbento ng COVID kung pakikinggan mo sila eh. Kaya nga, yung mga gusto tuloy na ano, nabibigyan tuloy ng ano, yung mga gustong lumabas sa quarantine, yung mga gusto. Eh kung pati sila nagsabi, lahat po nang naniniwala sa amin. Meron naniniwala dyan sa mga eh. Nananalo nga eh.
kung panahon po ito ng crisis. No? Okay, balik po tayo. No? Yun yung point ko. Wala tayong isang direksyon sa crisis. Eh. Sa ibang bansa nga, katulad ng sinabi ko. Sayang. Katulad ng sinabi ko nga sa Amerika nga, hindi naman nila sinisisi. Alam nila na ito ay talagang problema, crisis to, na dapat resolba ng sa paraan medical, di ba? Okay, so tignan natin. Mahaba-haba na sigurong pasakayan. Ano ba yung mga sinabi nito ng mga to, no? Na nakapang papagigil, no? Una, alam nyo, meron talagang ano eh, may mga tao talaga o grupo talaga na walang kasiyahan, no? Hindi talaga sila masisiyahan. Ano man ang gawin ng Pangulo, alam na natin yan, no? Hindi na nga sila nakikipagtulungan, sila pa yung mga unang pumupuna, no? Yun lang yung panghinayan ko. Sayang etong mga krisis sanang ganito, na ipapakita sana nila sa mga supporters nila at sa mga hindi nila supporters na sila ay totoo yung sinasabi nila na makabayan, no? Makabayan sana sila. Pakita nila talaga na gusto nilang tulungan yung bayan. Eh hindi, wala na nga sila na itutulong na talagang as in wala. Walang binibigay na alcohol, walang binibigay na kit, testing kit. Si Manny Pacquiao, tignan nyo ilang million halaga na naman. 400 million worth ng testing kit ang binigay na naman ng foundation ni Manny Pacquiao. Yun yung mga ganun, no? Sana makatulong. Okay, ano ba yung sinasabi? Halimbawa, yung bayan muna. Ito yung mga binabanata nila ngayon. National emergency, ang pangunahing daw na problema natin ay may kinalaman sa ano, di ba? Ano tawag dito? Medical issues to. Eh. Bakit daw ang mamumuno, ano ba yung pinamumunuan? Yung tinatawag nating, teka lang ha, hindi ko, para sigurado lang ako sa term. Yung NAP o yung, ano ba yung NAP? National Action Plan. Ayan. National Action Plan against dito sa virus na to. Bakit daw panay military yung namumuno? Bakit dapat daw ang pamunuan niya ng mga marunong sa yung mga doktor, di ba? Medical people dapat daw ang pinuno ng National Action Plan. Eh yung pinuno ngayon ng DOH si doktor na yun eh. Alam ko doktor yung si Duque, di ba? Ano ang kantsaw naman nila? Napakabagal ni Duque. Doktor yan ha. Kasi nga ang doktor, bago kumilos ang doktor, kinakailangan sigurado sila sa kanilang mga data. Kinakailangan sigurado sila na yun talaga, ganun ang ano nila eh. Ganun ang kanilang pinag-aralan, di ba? Meron dadaan muna yan sa mga test. Tignan nyo, nag-o-opera yung Marikina na gawin yung testing center itong aming bayan. Nag-o-opera sila ng building, bibili sila ng mga testing kit. Pero hindi ganyan yung mag-isip yung mga doktor. Titignan muna nila kung sapat ba yung mga facilities. Ganun yung mga doktor. E National Action Plan. Hindi lang naman involved dito yung mga doktor at ospital. Ang involved po dito ay buong Pilipinas, mamamayang Pilipino, kinakailangan na po ng mabilisang aksyon. At very practical po mag-isip ang ating presidente. Sino ba ang may pinakamabilis umaksyon? Yung ang orientation sa buhay ay obey first before you complain. Militar! Practical po yun eh. Kinakailangan mo ni quarantine. Sino po yung pinagmando sa mga ano, sa mga checkpoint? Militar at police. O tignan nyo ngayon, dahil military yung ano, napunan nyo ba sa mga checkpoint? Ako, lumabas ako kanina, kaya totoo tong obserbasyon ko eh. Eh kung kayo, marami kasi nag-o-observe, naka-quarantine lang sa bahay,
Tapos kung ano lang yung sinasabi ng bayan muna ng mga against kay Duterte, yun na rin yung ipopost sa Facebook, yun na rin yung ipopost sa kung saan-saan na hindi nila na-observe. Ako, kagad nakita ko eh, dumami ngayon yung bigla yung nagbabantay sa kalye. Bakit dumami? Yung wala pa tong emergency power si Pangulong Duterte. Yung natural lang. Ano yung natural na pwede niyang pakilusin? Police at sundalo. Pero dahil may emergency powers na siya, pwede niya na ngayon pakilusin yung mga reservists. Yung mga kumuha ng, may mga ganun eh, yung negosyante ka, teacher ka, doktor, o iba pang profession, engineer ka, tapos nag-training ka para pag may gera, eh maging reserve ka, maging sundalo ka pag nagkaroon ng gera, o merong mga national emergency, matatap ka para mapapatulong. Yun. Doon sa amin kanina, mga reservists ng Air Force, tatanggi ba yung mga yon? Hindi yung tatanggi kasi yun yung orientation nila. Na obey first before you complain. Kung mabilisan ang aksyon at ang pinuno ay ang orientation ay, teka muna, kinakailangan natin ng maraming data. Teka muna, kinakailangan natin yung facilities niyan, nakatulad ng ginagawa ni Duque. Mabagal, di ba? Pero kung ang pinuno niyan ay sinasabi nga natin na military yung ano sa national emergency, mas makikita natin na mas mabilis yung mga aksyon. Yun po yung point ng ating pangulo doon, kaya sila inappoint, di ba? May practicalidad yun, hindi lang para asarin silang bayan muna, hindi po yun. Okay, so dapat na nauunawaan po natin yun, yung pagkakaiba nang simpleng gusto mong antugunan ng mabilis kung ano yung national emergency, kaya military yung mga pinaglalagay doon. Yun po yung practical reason na nakikita ko. Ito namang ACT party list, mga teachers. Alam nyo, marami kong kaibigan teacher, no? Sabi nila, bakit ba galit na galit sa amin yung mga nurse? Na naglilingkod sila. Pasensya na kayo, hindi natin ulitin nyo na lang yung mga nahihirapan sa akin at putol-putol. I-upload ko po to, no? So para tuloy-tuloy yung pag-uusap natin. Mamaya na lang kayo bumawi sa mga pabati. I-upload ko po to pagkatapos natin mag-live. Okay. Nagtataka raw yung mga teacher. Bakit galit na galit sa kanila yung mga nurse? Bakit galit na galit sa kanila yung... Sabi ko, pinaliwanag ko sa kanila. Alam nyo, akala nung mga nurses, kasi sumusweldo rin ng teacher eh. Nasa bahay lang sila ngayon eh, di ba? Sumusweldo lang sila. Kaya nagagalit sa inyo yung mga nurse. Kasi nung panahon na hindi sila tinasan, nung panahon na matagal walang taas yung sweldo yung nurse eh. Tapos yung teacher tinaasan ng sweldo. Yung act teacher lang yun, hindi po lahat ng teacher. Sana maliwanagan din po kayo. Ito lang yun yung mga kapanalig nito ni Bayan Muna. Ayan. Yung act teacher, yung makabayan black lang. Marami pong mga teacher na hindi membro ng act. Yan po ang katotohanan. Akala naman kasi ng iba, act lang yung teachers group, 'di ba? Ngayon, pinunit yung kanilang mga ano, doon nagtatampo yung mga ibang government employee, kat particular yung mga nurses niyan. Na sila hindi tinatasan, kayong mga teacher nung tinasan, akala nila yung nagpunit na yun ay mga teacher na lahat ng teacher ganun yung sa lobby. Hindi po. Isang grupo lang yan ng mga teacher. Yan po yung act. At eto na naman, hindi na nila sinuportahan nung nanghingi ng emergency powers ang ating Pangulo. May gana pa sila na magsabi na sana transparent yung gagawin na pamimigay ng ano yung... Di ba kaya nag-emergency power para yung mga pondo na pwedeng i-realign ng ating Pangulo o na sinasabi nilang hindi kinakailangan ng emergency powers. Hindi po totoo yan.
Eto nga, may emergency powers, may nasasabi pa sila eh. Wala pang ginagawa. Nakukuha nyo? Baka abusuhin. Baka palang tinututulan na. Yan yung problema sa mga to. Nag-i-imagine pa lang sila na baka hindi makarating yung mga ayuda. Para malinaw sa inyo mga kapatid, hindi pa po nabibigay yung 5,000 to 8,000. Ang binigay po ng ayuda, yun po yung ayuda na galing sa mga local government pa lang. Mga mayors pa lang yun. Pondo pa lang na mayor. Kasi national emergency, calamity. May calamity fund sila. Yun pa lang po yun. Kaya yung mayor, depende sa lugar. Kung mayaman yung mayor, marami siya napapamigay. Diba? Kaya kung mahirap yung lugar ninyo, din namimili lang yung mayor muna ngayon. Namimili lang sila. Kaya sinasabi, bakit namimili lang? Swerte mo kung hindi ka napili. Ibig sabihin, may kaya ka sa buhay. Yun na lang ang itap mo sa sarili mo. Pero, yung manggagaling sa pamahalaan na 5,000 to 8,000, lahat po na nawala ng trabaho, lahat ng driver, lahat ng tricycle driver, yan po mabibiyayaan. Kapag hindi kayo nabiyayaan at namudmud na, ang may kasalanan na niyan yung mayor nyo at saka yung barangay. Kasi may pera na, tukoy naman kayo eh, di ba? Tukoy kayo na tricycle driver. Pwera na lang kung kayo ay hindi nagpapakilala dyan sa inyo. Makakaya ng barangayan o ng mga homeowners o ng kung sino pa man. Magtiwala po tayo. Okay. So yun, no? Transparent, hindi pa po nakikita na ano, nagsasalita na kagad. Ito pinakamalupit sa lahat. Alam nyo tayo, alam nyo yan eh. Tayo mapagbiro tayo, mga Pilipino tayo, di ba? Ang isa sa pinakagawain natin, pagka pantanggal inip, maglolokohan tayo, alam nyo nakakainip yung nasa, ano ka, di ba? Pulis ka, nagbabantay ka ng checkpoint. Eh, katulad ngayon, okay yung dati kasi marami silang chine-checkpoint. Ngayon, nakita nyo naman yung video ko, di ba? Halos walang, wala na silang chine-checkpoint. Halos lang, ha? Hindi ko sinabing wala na. Kasi nakikita ng tao na hindi sila makakalusot, sumusunod na rin. O ngayon, pantanggal inip, mapagbiro tayo mga Pilipino, likas sa atin yan eh. Eto na ngayon, may isang insidente, isa lang ha? Isang insidente, feeling nung babae na mali yung ginawa sa kanyang pagbibiro. Alam natin pagbibiro yan eh, di ba? Naglolokohan, may macho society tayo. Aminin man natin yan at hindi. Ganito raw yung sitwasyon. Pinost nung babae sa Facebook yung nangyari. At pinalaki na ng Gabriela na ito ay harassment sa kababaihan. Ito ay isolated po yun. Ako naunawaan ko yung pulis ba o sundalo man yun. Nagandahan sa babae. Chine-check niya. Nakipaglokohan. Di ba ganun? Pag maganda, ano ba naman gagawin mo? Di ba? Hindi mo naman siya inaras na hinipo o ano. Pag hinipo na, ay, bang usapan na yan. Harassment na talaga yan. O kaya yung talagang yung kinapkapan. Yung ibig sabihin ng kinapkapan, talagang kinapkapan. Di ba? Kinapkapan. Pag ganun na, ay, talagang, eh, yung ba naman? Nagbiroan ka. Baka nakipagbiroan ka rin. Kaya, wala namang ibang lumabas. Alam nyo ba kung ano yung ginawa, mga kapatid? Siguro nagbiruan sila. Binigay nung police yung miss, eto number ko. Binigyan lang ng number si miss. Na-offend. Pero kailan siya na-offend? Na-offend ba siya habang nung naroon? Malamang hindi. Kasi walang komosyon eh. Na-offend na siya, naisip niya, after thought, nag-Facebook, etc. Ay, nakita na ng Gabriela, naku, pinatulan na, no? Harassment sa kababaihan! Ay, Diyos ko. Sa akin, ang tingin ko doon, biro. Ako nga, mas matindi pa ako magbiro, eh, di ba? Kung ako makita ko, eh, napakaganda. Ang ganda mo naman, miss. Pwede ba tayo, baka pag ako pa nagsalita doon, di ba? Pwede bang papindot naman dyan?
Pwede bang makipindot? Oh, de, eh, ganun tayo magsalitaan. Pero alam natin na biro yun. Grabe naman, no, palalaki na naman. Kaya minamasama yung checkpoint kasi ito ay nagdudulot ng harassment sa kababaihan. Dapat yung mga statement na ganun, pwede mo nang ano yun, na isolated yun. Pagka ganun na isa lang, isolated lang. Pero pag madalas na, may manyak talaga doon. O lahat, pumila kayo mga babae. Kakapkapan ko kayo. Eh, ibang usapan na yun. Pero hindi po pinag-uutos sa militar at pulis na mangharas ng kababaihan. Yun po yung malinaw doon. Wala pong kautosan. Eh, yung nakita ko naman, hindi naman sa tingin ko harassment yun eh. Yung ba nagbigay ka, nakyutan ka sa babae, baka ngumiti din sa'yo. Ay, hindi, nakamas pala. Diba? Baka nagpapakyut. Alam niyo naman. Uso naman yung pagpapakyut. Diba? Oh, binigyan ka ng number. Kung ayaw mo, di itapon mo. Pasensya na kayo, hindi po ako ganyang uri ng babae. Hindi ako babae na basta binibigyan ng mga number ng kung sino-sino. Kasi oh, napapasubo ako. Mga ganun. Pag nabigyan ako ng number, baka mapasubo ako eh. Mahirap na. Yung, masyado nyo naman siniseryoso. Sa ganitong pagkakataon, na masyado ng ang ating nasa kapaligiran ay talagang may takot. Ang atin ang nakapaligid sa atin ay ang kalaban natin ay hindi natin nakikita. Eh panahon naman para pag-aangin naman natin ang ating buhay. 'Di ba? Pindot na. Ano ba naman, Gabriela? Huwag niyo masyadong seryosohin. Yung mga seryosong bagay na ikaw ay talagang chineck up. Ano ba nangyari ro? Nawala ako. Teka muna. Okay, no? So, yan na po. Magbabasa na po tayo ng inyong mga reaksyon, mga katanungan. Hanggang dito na lang tayo dito sa nire-record ko. Hanggang sa muli, Badong Aratlis po. Okay. Ako yung may quarantine pass, no? Kaya tayo mamimili ngayon ng pagkain para sa ano dito sa bahay. Eh yung pinamili ko noon nakaraan, pang 2 weeks sana yun eh, ubos na, 4 na araw pa lang, kaya balik ulit tayo sa labas. So kinakailangan nating maghanda para sa protection natin sa mga hindi natin nakikitang COVID-19 virus. So first stop natin, maliligo muna tayo kasi may window period lang yung ating pamimili. Dapat 6 to 10 ay nakapamili na tayo. Okay? So, ang ano po natin, ang ating pong unang gagawin, syempre, nag-almusal na ako para ngayon po ay mag-alasing ko na. So, nag-almusal na tayo ng nagkape. Meron tayong yung tira kagabi. Tapos ngayon naman, maliligo muna tayo para may protection. Ang bala ko yung safeguard hindi ko ganong babanlawan, para ang safeguard 99.9% ay pumapatay ng germs. Kaya tingnan lang natin kung kaya niya rin katayin yung mga virus na dadapo sa atin. So liligo muna tayo para mamaya handa na tayong mamili. Akit lang tayo sa Save More. Okay? So, kita-kits tayo mamaya. Okay, tapos na po tayo maligo. So, ganito na lang po ako lalabas para yung safeguard, mas protektado tayo. No? So, hindi na po ako gano'n nagbanlaw kasi para may protection po tayo. So, pupunta na po tayo sa grocery. Ayan, puno-puno po ako ng protection ngayon. Ha? Ito may protection.
Maligo ka maayos. Oh, so hindi po masakay, missis. Maligo ka. Eh, nakakaligo na ako eh. Gusto ko sana may protection. Papasok sa mata mo yan. Maligo ka na ito. Nagagagawa talaga nito eh. Okay. So, hindi tayo mubra dito kay Commander. Maligo kaya ka na. Ligo ulit tayo.